pa rin dito sa amin. Papuntang gate, palabas. Grabe yung baha, oh. Hindi na umulan kahapon, pero kahapon ng hapon, pero mabaha pa rin. Kailangan namin lumabas ngayon. Ayan. Kaya nandito ako sa likod kasi kanina baha sa gate namin. Grabe yung baha. Ang dulot ni Ulysses. Ayan, no, kawawa yung dito. Hindi sila makalabas. Bahain yan dito sa amin. Ngayon. Lalo na yung dyan. Sa harap ng gate. Grabe ang baha. Hanggang dito pala. Grabe. Sana mamaya wala na to. Hanggang dito sa may likuran yung mas malalim. Ayan, grabe. Lusot namin sa may Acacia State. Hi guys, welcome back again sa Archie Channel. So ngayon pupunta kami ng iba, kasi kuha kami ng visa. Ngayon yung releasing ng visa ko. Lalakad kami papuntang embassy. So dito nga pala yung Korean International School. Dapat dyan mag-school yung anak ko next year, kaso nagbago isip. Wait ko na yung Korea. So ngayon hapon na, 1:30 yung schedule ng pagkuha ng ano, visa. So ayan guys, nandito na ako sa bahay. Ayan, kakarating lang namin. Naligo lang ako. And nagpa-dry ng buhok at nag-ayos. So ayan. Eto na ang passport namin ng anak ko. So approve tayo sa ating F6 visa. So eto yung sa akin at eto yung sa anak ko. Ayan, eto yung sa anak ko. So, ganito na yung
ano ngayon. So, ganyan na siya ngayon. So, hindi ko lang ayan, ganyan na siya ngayon, guys. Kasi dati nung nag-ano ako, stamp pa yan ng visa. Pero ngayon, ito na, ito, photocopy ng visa grant notice. Photocopy na lang siya para siguro mabilis na makita ng sa airport. So, yan na lang yung chinecheck nila, photocopy. So, ayan guys, ito lang ang ating video ngayon. Nag-release lang tayo ng passport. Kung gusto nyo next time, comment down below kung gusto nyo maggawa ako kung ano mga requirements sa pagkuha ng spouse visa with my daughter. Ayan, kasi yung anak ko, yung isa kong anak, yung bunso ko is Korean citizen na siya. So, bali yung anak kong panganay, hindi siya Korean citizen kasi pinanganak ko siya, hindi pa kami kasal ng tatay niya. Kaya na-late yung Korean citizen niya. Bali, doon siya pinrasi sa Korea. So, dapat Korean citizen na siya nung February kung natuloy yung bakasyon namin. Kaso, ayan, nagka-lockdown. Kaya hindi kami natuloy pa Korea. So, baka etong pagpunta namin ngayon, ayan, mabilis na lang yung pagkuha niya ng kanyang Korean citizen. Kasi, naka-registered na siya doon. So, ayan guys. That's it for today's video. Ito lang yung kinuha natin sa embassy kanina. And then, next video guys, ituturo ko sa inyo kung sino may gusto na kung anong mga requirements namin ng anak ko. So, ayan. Comment down below guys. At comment down below na rin guys kung ano mga suggestion yung video next na gagawin natin. Guys, bago natin i-end ang video na to, magsha-shoutout muna tayo kay Lelibet Kalumba. Ayan, thank you for watching. And kay Alex Bayali. Ayan, maraming salamat sa pag-suporta. So, ayan guys, thank you for watching. And kung hindi ka pa naka-subscribe, please subscribe to my channel and click the bell button para ma-notify ka sa next video natin. So, thank you guys for watching. Bye!